Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kasama po natin ngayon ang isang kapatid natin. Andito tayo sa Cavite, sa Iskag, isa sa mga kapatid natin na yung makap ng Islam. Ano? Dito talagang mapapatunayan mo na don't judge a book by its cover. No? So si Brother JV, ngayon ay Khalid na po. At isa po sa inspiring ano dito is si kapatid na ito ay yumakap ng Islam sa panahong panang ating kapatid na yumao. Ustad Ahmad Habir. Allah yarhamo. At alhamdulillah na-meet natin siya ngayon. At gusto nating marinig paano po ang daan ng pagtahak niyo ng katotohanan. Sa akin po kasi nagkaroon ako ng pagkukumpara. Noong dati akong Katoliko tapos yung nagsasaliksik pa lang ako sa Muslim. Sa Islam? Okay. Kasi nung Katoliko ako, talagang devoto rin po ako. Bumubuhat ako ng Nazareno, nagpipenitensya, pero hindi pala sa... Tattoo artist na kayo at that time? Tattoo artist po ako nun. Okay, okay. Tapos, nagbabasa ako ng may mga binabasa rin ako, tapos binabasa ko rin mga pinapos ng mga chewing ko. Siyempre, rin ako, curious din ako, gusto ko rin malaman, ba't ka ba nag-Muslim para sa mga? Ayun ang inano ko. So, ano yung nakita mo sa Islam na ito na yon, ito na yung tama? Ang pinaka nakita ko, hindi ka pwedeng, huwag kang sasamba talaga ng ng Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. Talagang nag-iisa lang pa yun. Nag-iisa lang ang ala. Ayun. Masyaallah. Bukod tangi lang siya. Bukod tangi. So nung nakita mo 'yon, saan ka lumapit para yakapin mo na 'yung Islam? Wala pong pinagsabihan eh. Dumiretso na lang po ako sa mosque ng Ibnu Abbas. Ah, sa Ibnu Abbas sa Caloocan. Dumiretso na lang po ako kay Ustad. Ustad Ahmad. Nagulat sila. Bakit? Hindi sila natakot pagpasok mo doon. Hindi naman po, pero nagulat sila kasi pagpunta ko doon, praktisado ko na 'yung sala tapos 'yung galing. Wudu. Talagang inaral ko na po siya sa YouTube. Alhamdulillah. Inaral ko po siya sa YouTube. Tapos pag-uwi ko ng bahay. Salamat. Pag-uwi ko ng bahay, tuwan-tuwa yung mga tiyuhin ko na Muslim. Kasi hindi nila inaakala na mag-Muslim ako. Okay. Hindi po nila alam na nag-Muslim ako. Ayun po. Alhamdulillah. Tapos gawa ng mag-isa ako sa bahay, hindi ko po napapractice. Hindi ko siya napapractice na napapractice. Gawa, nung nanlipat ako dito sa Cavite, Paliparan, Inanap ko tong Iskag. Yun. Inanap ko siya. Marami akong pinagtanungan ng mga Muslim dito sa atin. So, sa H2. So dito mo na napractice ngayon ang Islam. Opo. Napakaganda talaga. Na. Salam. Very good, very good. Mashallah. Nagsyada po. So ano yung pakiramdam nyo na Muslim kayo bilang isang Muslim, na mamuhay ka bilang isang Muslim? Anong kaibahan nung dati hindi kayo Muslim at ngayon Muslim na kayo? Sa Katoliko kasi hindi ka marunong matakot. Allahu Akbar. Sa Muslim kasi. Sa Islam? Sa Islam kasi may gagampanan ka eh. May tungkulin ka? May tungkulin ka. Tsaka obligasyon. Obligasyon mo siya. So yung pagtatayo mo ng obligasyon mo, hindi ka ba nahihirapan? Mahirap din po sa una. Mm-hmm. Pero... wala ka naman po magagawa eh, kasi obligasyon mo yun eh. Kailangan Allahu Akbar, mashallah. Alipin ka ng Panginoon eh. Kailangan matuto ka matakot. Nice. Para sa akin, ang pinaghahandaan ko rin po yung yung sinasabi ng tiyuhin ko na paraiso. Allahu Akbar, Allah. Po yung alam mo ba sa paraiso, pag nandun ka na, gwapong-gwapo ka dun. Opo. Gwapo ka na ngayon, mas gwapo pa ka pa dun. Alam mo. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Brother JB, na-inspired lang kami sa buhay mo. At sa totoo lang, sa unang tingin sa iyo, alam mo na yung expectation ng tao. Hindi naman po. Pero pag nakausap ka na at narinig yung mga statement mo, talaga namang napakasarap pakinggan. No? May Allah subhanahu wa ta'ala increase your faith, pagtibayin ng pananampalataya mo at mamuhay ka bilang isang model. So, lalong-lalong sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na tulad mo, na parang tingin nila sa sarili nila, wala na akong pag-asa dito sa mundo. Isirain ko na lang buhay ko. Hindi pwedeng ganon. Oo. Kasi pag sinabi nila na wala na silang pag-asa, subukan din nila manaliksik din. Very good. Pag nanaliksik sila, maano sila eh. Kumbaga yung stress nila mawawala. Subhanallah.
So habang buhay ka, may pag-asa pa talaga, ano? Huwag ka na susuko. Ano lang, talagang pag-ana mo lang din, pag-tiisa mo lang din. Kaya mag-aral ka rin. Masyala, daiyan na to. Aralin mo din. Hindi yung basta ano ka lang. Hindi na mesa yan. Allahu Akbar. Hindi lang basta ano, papasok ka, aralin mo rin. Kasi kung pagod ka na rin sa buhay mo, tapos sasabayan mo pa ng parang wala ka na rin ginagawang tulong, talaga mahirapan ka lalo. So, are you planning na in the future, yung mga, yung nasa linya mo na ganyan is, someday is, ma-invite mo rin sila sa Islam? Eh, sa ano, sa, para sa akin, ang pangarap ko lang yung pamilya ko eh. Allah, Akbar. Ano ko lang po sila, ma-shahada ko lang po sila, ayos na sa akin. Allahumma, amin. Inshallah, tulungan ka ng Allah sa magandang intention mo. Ayun lang po yung ano namin. Alhamdulillah. Kasi sa pamilya namin, nanon na po kami, bali apat na po kami Muslim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mashallah. Jazakallah khair, brother JB, brother Khalid. So, inshallah, subhanahu wa ta'ala, lahat na makarinig ng statement mo ay maging aral to sa kanilang lahat. Ano? At inspiration ka ng napakaraming tao. So, napakalakas ng loob mo, matibay ang... Hindi pa po huli ang lahat. Mahirap pag maabutan na eh. Pag inabutan ka ng huling hininga na, wala na. No? Ang dami nga na namamatay na nakaupo lang eh. Allahu Akbar. Syukran bro. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.